Namataan sa West Philippine Sea ang tinaguri ang monster ship o ang pinakamalaking barko hindi lang ng China Coast Guard kundi ng lahat ng Coast Guard sa buong mundo. Ang dambuhalang barko ng China na may bow number 5901 ay 165 meters ang haba, katumbas ng mahigit 541 feet o kasinlaki ng isa't kalahating football field o halos anim na basketball court. Sa tweet ni U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, nagsagawa ng intrusive o mapanghimasok na pagpapatrolya ang barko sa Bajo de Masinloc na kilala ring Panatag Shoal o Scarborough Shoal. 124 nautical miles ang layo nito sa Palawig, Zambales, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasama ng higanteng barko ang isa pang CCG vessel na may bow number 5203. Kinumpirma ng Philippine Navy ang sighting sa dalawang barko ng China. Huling na monitor sa layong 50 nautical miles mula sa Panatag Shoal ang monster ship. Yes, as of this morning, it was 50 nautical miles from Bajo de Masinloc. The actions, the response will be at the NTFWPS level. It's a Chinese Coast Guard ship and there will be appropriate response from the NTF, most likely the Philippine Coast Guard. Dagdag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, wala pang sapat na patunay ang mga ulat na naglatag ng mga tubo o pipe ang China sa Bajo de Masinloc. We checked and we're still trying to find other corroborating reports to that matter. So far, the report is still on its own. It's still unverified or unsubstantiated. Una itong narinig sa team leader ng advance boat ng ating ito convoy na nakita umano ng ilang mangingisdang Pilipino ang pipe installation sa loob ng bahura. Binabantayan din ng Philippine Navy ang sitwasyon sa Taiwan matapos magsagawa ng dalawang araw na large-scale military drills malapit doon ang China. We do not want to speculate, but we are also on our end monitoring the situation. Of course, anything that transpires around us should be watched keenly and observed because it may or may not have an effect on us. Samantala, nanindigan si Trinidad na siya ring Naval Inspector General na walang dahilan para imbestigahan ang pinalitang AFP Western Command Chief na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kaugnay ito sa pagdawit sa kanya ng Chinese Embassy sa umano'y new model arrangement sa pangangasiwa sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. First and foremost, he filed his leave last month. It just so happened that the approval coincided just before the release of the fake and malicious narrative from the other side. Iniimbestigahan na ng Senado ang umano'y wiretapping sa pag-uusap sa telepono ng Chinese military attaché at ni Carlos noong Enero. Inamin ni Carlos na tinawagan nga siya ng opisyal pero hindi anya siya pumasok sa anumang kasunduan na maaaring magkompromiso sa interes ng bansa. Nilinaw ng mismong hepe ng Philippine Navy na wala namang masama kung casual na magkausap ang mga opisyal ng embahada at AFP. Casual engagements with foreign attachés is but a normal thing in social gatherings, even in the Philippine setting. But things like those are left to the discretion of parties. Ipinauubayan naman ni Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa ibang ahensya ng pamahalaan ng pag-iimbestiga sa umano'y wiretapping ng China. Bianca Dava, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.